Hello guys, welcome back to my channel YouTube. So guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano tayo gumawa ng nagra-running clutch na Baja CT100. So guys, bagong bahak to, kaso nga lang ay umaalis sa tayo. At mapapansin nyo po, yung adjustment ng clutch ay sagad na. Pinalta nila to ng clutch lining at clutch hub. Ngayon guys, tumatakbo na agad to. Kaya tuturo ko sa inyo guys kung paano mag-back nito nang walang pneumatic air. Mano-mano natin kung kakalasin guys. At ipapaliwanag ko sa inyo yung pagkakaiba ng old at new model na Baja. Kung bakit nung pinaltan niya ng clutch hub at clutch lining, ito ay bigla na lang nag-running clutch. And guys, unang-una kakalasin nyo siyempre lang isa ilalim. Meron siya doon 14mm socket. And yan guys, mapapansin nyo, ubos na ubos yung adjust. Kalasin ang clutch cable gamit ang 12mm. Kalasin ang mga tornilyo ng clutch side gamit ang 8mm tirings. At kalasin ang clutch side. Kalasin ang clutch side cover. So guys, kahit hindi nyo napukpukin kasi no, hindi na kayo gumamit ng rubber mallet, madali naman to guys pa kawangin. Ngayon guys, bagong palito ng gasket, titingnan natin. Ngayon guys, hindi naman nasira yung gasket. Okay. Kasi nga, dinandahan natin yung pagkakalas. Gumamit ng impact drive. At gumamit ng castle wrench. And guys, mapapansin nyo po yung ating centrifugal. Meron siya ditong kontrahan. Bali, gagamit kayo doon ng katala or 24 back wrench. And bago nyo makalas yung castle nut, kailangan guys, ganyan yung gawin nyo.
Kung may sidecar naman to guys, madali lang. Hindi nyo nalalagyan ng tubo. Kita nyo yung ginawa ko guys. Yan. Mag-i-improvise kayo ng pangkalas. Kung may sidecar naman, sa stabilizer ko kontra. Yan guys, pinawakan ko dun sa mayari. Yun guys, nakalas na. Kita nyo guys, oh. Diba guys, napakaluan lang. Ganyan lang gagawin nyo guys. Kung may katala naman kayo, at wala kayong pangontra, pahawakan nyo na lang, kailangan maganda yung pagkakahawak. And ito naman class lining, kalimitan. Napakaganit po nitong kalasin. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano yung diskarte nitong clutch housing sa gitna ng nut niya. Meron siya doong 19 socket. Tingnan nyo guys yung ginawa ko. Kumuha ako ng puller ng timing gear ko. Yan guys. Yun ang ginawa ko. And ibinaba ko siya sa semento or lupa. Kaso kailangan matigas. Yan guys. Kita nyo yan ha. Kasi pabaligtad naman to guys. Pagka kinalas nyo naman ang pakaliwatong class housing. Yan. Kita nyo guys. Na-slide yung ating glass lining. Ang gagawin nyo guys, pagka slide yan, ganito. Kukuha kayo ng manipis na screwdriver. And isasalaksak nyo dun sa pagitan ng glass lining at clutch hub. Tingnan nyo guys yung ginawa ko. At saka yung gagamit ng handle na mahaba para makalas nyo. Kahit wala kayong katulong guys, makakalas nyo yan. Hindi kayo pahirapan, kalimitan. Napakatigas po nitong nut na to. Guys, yun yung tip na may bibigay ko sa inyo. Sa mga badge owner, yan po guys, naituro ko na sa inyo. Yan guys, meron siyang kunyang parallel. Ang tawag dito is kunya. Alasin ang tornilyo ng holder clutch. Sa katalogo po nito guys, ang tawag po dito sa plate na to, yung kinakalas kong tornilyo, yung plate, ang tawag po dito is holder clutch. Yun po yung tawag nito sa katalogo guys. And guys, yung gagawin nyo, luluwagan nyo lang. Mapapansin nyo guys, wala siyang washer. Yung mga old model guys, kagaya nitong motor na to. Ito ay old model po itong motor na to. Mapapansin nyo po sa mga old model, yan guys yung washer. Meron po akong reservang washer, yan po yung guys yung nawawala sa kanya. Yang washer na yan sa clutch housing. Kaya po, nag-running clutch ito at makakabangga agad yung mayari pagka pinatakbo niya na. Guys, i-check na rin natin yung clutch lining kung ayos yung pagkakabit para ma-sure natin at sigurado tayo. Papaliwanag ko sa inyo kung paano malaman kung lalagyan nyo ng washer sa pagitan or hindi. Guys, kalasin yung holder plate, kalasin yung spring. Kalasin ng clutch wheel. And guys, yan yung clutch wheel. At ito namang isa ay clutch hub. And guys, yan yung washer na nawawala. Paano ba malaman kung ito ay new model or old? And guys, yung new model, mapapansin nyo po dun sa dulo, yan guys, yung sa dulo nito, is alloy. Alloy po yung kanyang dulo. Yan guys, mapapansin nyo sa dulo.
At sa mga old model, may mapapansin naman kayo doong bakal. Ibig sabihin, pag may bakal, hindi kayo magwawaser. Pagka po alloy, magwawaser kayo. Doon malalaman kung magwawaser. Pagka alloy yung dulo, magwawaser kayo. At kapag may bakal, hindi na kayo magwawaser. So guys, washer na to, magkatulad lang to dun sa pagitan ng clutch hub at clutch wheel. Ah, hindi pala guys, dun sa gitna ng clutch housing at clutch hub, iisa lang yung washer na yan guys. Kahit magkabaliktad guys yung washer na yan, okay lang. Yan guys, magkatulad lang yan. Okay lang yan. Kaya kung mapansin nyo po na alloy yung inyong nabili na clutch hub, okay lang yun guys. Kailangan maglagay kayo ng washer. Kaya pag napansin nyo na alloy ang clutch hub, doon sa dulo, maglalagay kayo ng washer. Yan guys, yung washer. Yan guys, yan yung clutch hub, yung nasa ilalim. Ang tawag doon sa nasa ilalim, clutch hub. Yan guys, salitan lang yan. Bagong palit nila to ng clutch lining at clutch hub, nag-running clutch naman. Kasi nga, yung kanyang old model, dun sa dulo, bakal. Kaya wala lang washer. At itong clutch wheel, magkatulad lang ito, itong nahuli. Tatandaan nyo guys, magkatulad lang yan sa old model at new model. Ang pinagkaiba lang niya, yung clutch hub. Yan guys, yan. Mapapansin nyo, pag buo na yung clutch lining, medyo pantay siya. At dun po sa old model natin, medyo usbong. At may bakal na, yan guys, nakapix yung bakal. Mapapansin nyo sa old model, nakapix yung bakal sa dulo. Ito, mapapansin nyo na full alloy. Diba guys? Kaya napakaganda po ng new model. Kasi may washer na siya. At sa pagkakabit po ng clutch lining, ganyan lang guys. Yan. Doon sa unang vlog ko guys ng Baja City 100 sa change clutch hub at clutch lining, bakit daw po nilisad ko yung clutch lining doon sa lahat. Kaya hindi po kagaya itong nasa dulo, nilagay ko dito sa yung nag-iisa-isang clutch lining. Okay lang guys yung kahit mapapunta doon sa madami. Wala pong problema yon kahit mapapunta doon. At yan guys, ang tatandaan ninyo, pag nahapitan nyo yung gitna, then nyo guys, hahapitan ko ha, pero hindi ko kasi nung hahapitan muna. Kailangan, lalaro-laruin nyo yan para malaman nyo kung running clutch o hindi. Tingnan nyo guys, oh. Yan. Pag inultaw nyo yan, kailangan mag-play wheeling siya. Yan guys, guys, ganyan. Para siyang neutral. At syempre, pag nilagay nyo yung mga spring at hinapitan nyo itong tornilyong to, sasama na lahat yan. Yung clutch housing at clutch lining. Natandaan nyo guys yan. Pagkahapit na yung gitna, kailangan play wheeling. At pagka nangyari naman sa inyo, hinapitan nyo na yung tornilyo at wala pa yung mga spring, bigla siyang ayaw mag-play wheeling. Ibig sabihin, hindi po maganda yung pagkakagawa nyo dun sa clutch lining. Running clutch yun. Diyan nalalaman guys kung okay na yung motor nyo. Sa pagkakabit pa lang, nalalaman. Natandaan nyo guys yan. Kaya po nagpapasalamat ako dun sa YBR. Nalimutan ko na lang guys kung anong pangalan niya. Subscriber din po yun. Hindi niya po magawa yung running clutch. Pero tinuro ko po sa kanya at nakuha niya ito. Nalaman niya na yung pala yun kung bakit running clutch. Kaya guys, yan yung gagawin nyo. Pag nalagay nyo yung tornilyo sa gitna, paikutin nyo na wala yung spring, yung ating clutch hub. Kailangan magpe-play wheeling siya. Tatandaan nyo guys, yung kagaya nung ginawa ko kanina. Yun yung gagawin ninyo para malaman nyo kung running clutch o hindi. Di ba guys, napakaluan lang? Kaya kung bago ka pa lang
sa aking video, subscribe at huwag mong kakalimutan pindutin yung bell para lagi kang updated sa aking ginagawang video. Marami pa tayong mga kailangang i-upload. Kaya nood ka sa aking mga video at makiisa ka sa Palapan Motors at marami kang matutunan sa akin. And guys, ganyan lang. Kakabit nyo lang yan kunya. And centrifugal. Pasensya na kayo guys, medyo paus pa tayo. Hindi pa tayo medyo nagaling. Sa paghahapit, ganyan lang din guys yung gagawin nyo. Kukontrahan nyo lang din ang 24 back rings yan guys. So, ginamit ko yung puller ko ng timing gear. Ganyan lang guys. Tutuon nyo lang siya sa semento. And guys, paghahapit na, ilagay nyo na tong oil cap cover. Oil cap centrifugal cover. And guys, pump din niya ng papuntang crankshaft at connecting rod. Yan guys, papunta yan sa connecting rod. Makikita nyo yung dulo na spring. Doon dumadaan yung bumba ng langis. And yung dulo niya is dun sa clutch side. And guys, lagay na natin yung holder ng bearing. Ilagay sa clutch plate holder. Abangan nyo guys yung ating mga vlog na iba pang makina. Meron tayong Miu S40 and RS100. Bigla siyang nag-stock up. Kung anong naging sira nun, abangan nyo guys yun. Tuturo ko sa inyo. Abangan nyo guys yan. And guys, huwag na kayo magtatanggal na yan, yung pinakabomba ng langis. Tutupin nyo na lang yung lata. Ibalik ang tornilyo ng mga clutch. Sa clutch side, ibalik ang tornilyo. And guys. Habang naghahapi tayo guys, shoutout muna tayo. Ilagay ang kicker. Ibalik ang drain plug sa ilalim. And guys, okay na. Hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa sumusuporta po ng aking mga video. And pagpalaki po kayo lahat. God bless.